lamang pantaboy sa mga lamok. Ang lamok ay isa sa mga pangkaraniwan, ngunit mapanganib na mga peste dito sa Pilipinas. Nakakainis ang pagbulong-bulong ng insektong ito at ang ugali nitong pagsipsip ng dugo sa mga tao at hayop bilang kanilang pagkain. Ang mas masaklap, hindi lang nito sisipsipin ng iyong dugo, dadalhan ka pa nito ng iba't ibang mga seryosong sakit tulad ng dengue, malaria, filariasis, elephantiasis at iba pa. Kung pursigido ka sa paghahanap ng mabisang pamatay o pantaboy ng lamok sa bahay, ang video na ito ay makakatulong sa inyo dahil ibabahagi ko ang ilang mga halamang epektibong pantaboy lamok. Una na nga dito, ang citronella grass. Kung epektibo na ito bilang essential oil, paano pa kaya kapag itinanim mo na ito sa paligid ng bahay ninyo? Tandaan lang, kailangan ang bibilin mong citronella ay iyong grass blades. Hindi tunay na citronella grass ang nabili mo kung hindi maladamo ang dahon. May mga halamang kasing ebinibenta na sintid lang ng citronella. Ang langis ng citronella ang pwede mong gamitin para panlaban sa mga lamok. Mabisa rin ang halaman na ito ng pantaboy ng iba pang mga insekto dahil na rin sa malalemon na amoy nito. Pangalawa, ang pitonia. Bukod sa napakaganda ng bulaklak ng pitonia, mabisa rin itong panlaban, hindi lang sa mga lamok, pati na rin sa mga iba pang insekto na maaaring manira ng mga tinimong gulay. Madali lang din itong patubuin. Pangatlo, ang rosemary. Maraming mga herbs tulad ng rosemary ang mabisang pangontra sa mga lamok. Madali lang din itong patubuin at alagaan dito sa ating bansa dahil nakakatagal ito sa sobrang init at tuyong lupa. Pwede mo itong itanim sa mga maliliit na paso o di kaya ay sa lupa mismo, sa gilid ng mga bintana. At ang pang-apat, ang basil. Hindi lang sa pesto masarap ang basil. Pwede rin ito sa pizza at iba pang roast dishes. Ngunit bukod sa napapasarap nito ang mga recipes mo, napapanatili din itong walang lamok sa kapaligiran nyo. Para maging malago ang tanimong basil, siguraduhin mo lang na nakakakuha ito ng 6 hanggang 8 oras ng sikat ng araw. At ang tubig nito ay laging moist at well-drained. Hindi dapat may maipo na tubig sa paso, kaya siguraduhin mong may sapat na butas ang paso para makapag-drain ng tubig. Panglima, ang lemongrass. Sobrang daming pakinabang sa halaman na ito, kaya talaga namang maiinganyo kang itanim sa harapin nyo. Bukod kasi sa masarap itong ihalo sa ulam o roast dishes, masarap din itong gawing tsaa at mabisang pantaboy ng lamok. Kailangan lang na malawak ang espasyo mo para dito, dahil tumatas ito ng 3 hanggang 5 talampakan. Pang-6, ang mint. Refreshing ang mint kung idaragdag mo sa inumin, ngunit mapapakinabangan rin ito sa pagtaboy sa mga lamok. Ayon sa mga eksperto na sa mga paghahardin, madali lang patubuin ang mint, ngunit kapag nagsimula na itong lumago, mahirap na itong ilipat. Mas magandang itanim ito sa paso at regular na bunutan ng dahon para mas maging malusog ang halaman. Pang-7, ang sambong. Ang sambong ay isang kilala at mabisang halamang gamot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman, pero pwede rin pala itong gamitin kung gusto mong makaiwas sa dengue dahil may kakayan itong patayin o palayasin ang pesteng mga lamok. Ang sambong ay may mas matagal na epekto kumpara sa iba pang mga produktong pamatay ng lamok. Magsunog ng ilang piraso ng pinatuyong dahon ng sambong at isara ang lahat ng bintana at pinto sa bahay. Ayan itong nakasara sa loob ng 15 hanggang 20 minuto para maging lubusang epektibo sa pagpatay at pagtaboy sa mga lamok. Pang-8, ang bawang. Hindi lang pang kusina, pamatay ng lamok pa. Dahil sa ito ay isang sikat na sangkap sa kusina, wala sigurong hindi nakakakilala sa bawang. Pero alam mo ba na ito ay isang epektibong natural na sangkap na pamatay ng lamok na nagdadala ng dengue at iba pang seryoso mga karamdaman? Mabaho ang amoy ng bawang, talagang masangsang. Ito ay ang dahilan kung bakit lumalayo ang mga lamok. Ang matapang at masangsang na amoy nito ay tutulong sa iyo na makaiwas sa nakamamatay na kagat ng lamok. Kung amoy bawang ang bahay nyo, hindi papasok ang lamok. Para gamitin ang sangkap na ito bilang pamatay ng lamok, kumuha ka ng isang piraso ng bawang, dikdikin ito at pakuluan. Gamitin mo itong pang-spray sa loob ng iyong bahay para mapanatili itong malaya sa pag-atake ng lamok. Kung gusto mo ang amoy ng bawang at ayaw na ayaw mong makagat ng lamok, pwede mo itong gawing body spray para tiyak na hindi kadapuan ng lamok. Pang-9, ang yerba buena. Nakakaamoy ka na ba ng yerba buena o mint? Kung ang amoy nito ay nagdadala sa iyo ng magandang pakiramdam, pwede mo itong gamiting pantaboy o pamatay ng lamok. Ayon sa isang pag-aaral na inilithala sa isang sikat na medikal na pahayagan, ang langis ng yerba buena o mint oil o ang mismong katas ng halamang gamot na ito ay kasing epektibo ng mga produktong pantaboy sa lamok sa loob ng bahay. Kaya pwede mong gamitin ang mga dahon ng yerba buena sa iba't ibang paraan. Pwede kang gumamit ng vaporizer para mas madaling mapuno ng halimuyak ang kwarto mo. Pwede mo rin ipahid ng mint oil sa katawan mo o kaya ay magtanim ng yerba buena at ipwesto sa labas ng inyong bintana.
Maaari ka ring maghalo ng kaunting mouthwash na mint flavor sa tubig at gawin itong pang-spray sa buong bahay. Magtanim ng mga puno at halaman sa bakuran kung ayaw mo sa lamok. Ang maganda sa mga halaman sa listahan na ito ay magagamit mo rin sa iyong pagluluto o paggawa ng mga refreshing drinks. Kaya naman sulit ang pagtanim ng mga ito. Hindi lang nila mapapanatiling mosquito-free ang tahanan nyo. Mayroon ka na rin supply ng masarap na herbs. Ang pagtatanim ng tamang uri ng mga puno at halaman ay isang mabisang paraan para maitaboy ang mapanganib ng mga insekto. Ang mga halamang lamanggit ay napaka-epektibo para makaiwas na gawing pugad ng lamok ang iyong bahay at